Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Ang ating pong pag-uusapan at bibigyan ng ating komento at opinion ay ito na naman pong isang representante ng Albay na kung saan meron na naman siyang bold forecast. No? Yung forecast po niya ay tungkol po sa ating inflation rate. Kung maalala nyo, naglabas po ang ating gobyerno ng inflation rate nung nakaraang buwan, June 2023, no? Pero ito po ang isisingit natin. Kasi meron pong isang representante nga po na nagsasabing ang kanyang bold forecast na bababa po ang inflation rate ng 2.9% by December 2023. Siya rin po yung the same na representante na sabing may gagawin po siya kung ito po ay hindi nangyari. Yung pong sinabi niya na yon ay noong pang January 21, 2023 ayon po sa ulat ng Pinoy Publiko, no, na stream media. No? Dito po, sino po yan? Si Representative Joey Salceda. Ano po yung sinabi niya noong January 21, 2023? Salceda, magpapaputol ng daliri pag sibuyas di bumaba sa 50 pesos kada kilo. Ito po yung kasagsagan na nagkaroon ng onion fiasco. Kung maalala nyo noong December 2022, di ba, tumaas yan ng hanggang 700 pesos kada kilo po. No? So, during that time ng 2023 of January, nag-forecast po itong si Representative Joey Salceda. Handa siyang magpaputol ng kanyang mga 10 daliri pag hindi daw matuloy ang inaasahang pagbaba ng presyo ng sibuyas sa mga merkado. Magkano po dapat? 50 pesos per kilo. Eh, kamusta naman po ngayon ang presyo ng isang kilong sibuyas? Ano po? Kayo diyan, magkano ang presyo ng sibuyas ngayon, no? Sa ating bayansa, price of 1 kilo of onions in the Philippines. Magkano po kayo po? Sulat nyo kung ano ang inyong yung nasasaksihan, experience kung kayo po ang namamalengke, no? Ay ako po, hindi ko po alam, dito po kasi per pound eh, no? Ito po sabi oh. Na ginugol lang natin ito, July 2023 prices updated daily. Oh. The retail price range in Philippines peso for onions is between 77.91 pesos and 239.29 pesos per kilogram. Oh, yan. Yan po ah. Ayan ang sabi niya na pwede daw 77 o sabi niyo na 80. Ha? O nasaan? Nasaan ang 50 per kilo? Joey Salceda, nasaan na? Buo pa naman yata yung 10 daliri mo. Hindi pa ba napuputukan ng labintador yan? Di ba? Ang tapang eh. Ang tapang niyang magsalita. Hindi po ako magano diyan. Pinoy Publiko, yan po, sinurge ko po yan kasi naalala ko yan. Pero hanggang ngayon, 6 na buwan na, meron pa rin siyang 10 mga daliri, di ba? 10 mga daliri. Ano yun? Nahas? Isa? Alam? Hindi ko po masaulo eh. No? Ito na naman po, mua na naman tong magmamayabang na naman para mapansin eh. No? Bilib ako kay Joey Salceda eh. Unahin mo muna, paputol yung mga daliri mo. Kasi nagsabi ka. Ha? May preba eh. Nagsabi ka. Siguro narinig nyo rin yan, nabasa nyo. Na pag hindi mo baba ng 50 pesos per kilo ang presyo ng sibuyas, papaputol niya ang kanyang 10 daliri. Eh, 6 na buwan na po. Parang yung ano lang yan ah, si Pinoy. Magpapasagasa na lang ho kami sa tren. Kasama ko si sekretarya, no? Oh. Eh, pero no, hindi na po gumana yung tren. Nauna na siya. diba? Pasensya naman. Nasaan na? Hanggang bibig ka lang pala. Wala ka sa gawa. Diba? Ano sabi niya?
Salceda's bold forecast. Nasa Manila Bulletin po yan. Inflation to drop to 2.9%. Mukhang dadaigin natin ng Amerika sa China sa kanilang inflation rate by December 2023. Posible po yan. Dahil sinabi na ng Pangulo, agri products is one of the main component to drop down the inflation rate. Na-i-vlog po natin yan doon sa inflation rate na vlog natin. Pero itong si Salceda, sabi nila, economist ito, magaling na ekonomista. E paano nangyari doon sa 10 daliri kung magaling na ekonomista? Pero sasagutin sa atin dyan ni Joey Salceda, wala naman akong sinabi kung kailan. Yun lang. Di ba? Kasi wala sinabi doon kung kailan daw magkakaroon ng 50 kilo eh. Di ba? O eto na lang. Anong gagawin pag hindi nakuha ang 2.9% Representative Joey Salceda? Ano gagawin mo ngayon? Ha? Basahin natin mga kababayan. Economist Congressman Joey Salceda has boldly predicted that the country's inflation rate slowdown will continue up to December, pegging it a below 3.0% before year's end. The June inflation rate of 5.4% is the fifth consecutive month since January 2023 that inflation has declined. I see it going down to 2.9% by December. Ayun po ang sabi ni Salceda. Boldly yun ha, prediction niya. Baka naman nakita niya na sa bolang kristal ni Nostradamus. Economist siya, sabi dito. Di po ba? This, as Salceda praised President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for his economic exploits a year into his administration. On conventional microeconomic goals of lower prices, more jobs, and higher growth, he's doing very well. Kinumed niya po, giving a high praise to our PBBM. Pero ang gusto kong malaman, ano po ang gagawin ninyo, no, na talagang i-entice nyo kami na maniwala sa inyo kung sakali po na hindi po magkatotoo yung 2.9% inflation rate natin by year's end. Baka naman sasabihin nyo, no, buong kamay na. Pasensya naman po, no, dun po sa mga fans, no, followers ni Representative Joey Salceda. Eh hindi nyo nga po napaputol yung daliri nyo. Paano pa kami maniniwala sa inyo? No? Hindi, ekonomista yan, pidol. Maski na. Baka naman sumasaw-saw ka lang saka sa popularidad ng Pangulo para mapansin ka. No? Gawin mo muna yung una mong sinabi. That you said you will, ano, putol-putol your daliri. If the prices of sibuyas did not go down to 50 pesos per kilo. Oh, huwag kang magsinungaling na hindi mo sinabing yung po binalita. Di ba? Oh, hanggang ngayon, 6 months na, wala pa rin. Paano pa akong maniwala sa'yo, buladas ka? Dilawang moves ka lang. Di ba? Oh, sige nga mga kababayan. Kayo nga, palagay nyo ba, magkakatotoo ba yung sinasabi ni Joey Salceda? Maybe, kasi sinasabi po nung Pangulo na as long as na masustain natin yung growth ng agriculture, one of the components why the inflation rate is going down, malamang magkatotoo yan. E paano pag hindi? Ano gagawin natin kay Salceda? Strike 2! Isa na lang out ka na talaga eh. Ikaw na dilawang ka, visit ka. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.